May tanong ako sa iyo, sagutin mo ha. Kaya mo ba akong mahalin kahit wala ako maipagmalaki? Sagot ko dyan ay, oo, bakit ba? Kung mahal naman kita, bakit hindi? Eh, di ba? Ako kasi, pag mahal ko yung tao, kahit sino ka pa, tanggap kita. Basta wag lang talaga na sobra-sobra na yung, ano, yung mapupuno ako, and then, ganon. Na wag ka lang talaga gagawa ng maling bagay or paulit-ulit na lang kasi kaya naman kita tanggapin ng paulit-ulit pero wag sobra kasi pag once na sumobra syempre ako na mismo yung bibitaw. Yung may mga tao kasi na kahit wala na nga silang maipagmalaki tapos ano pa sila parang sumusobra na ba like yung pagbibisyo nila paninigarilyo. Parang lagi-lagi na lang, lagi nilang ginagawa, and then ganun. Parang wala na silang nagawang tama, and then ganun. Kami kasi mga babae, gusto namin sa isang lalaki, yung ano, yung maayos. Oo, maayos siya, and then, syempre, no, naghanap talaga kami ng lalaki na yung ano talaga, yung matino. Basta yun, matinong lalaki, yun na yun, matinong lalaki, ganyan. Pero syempre no, hindi talaga kami ayaw talaga namin sa mga lalaking hindi matino, no, wala namang ginawang tama kundi ganun lang, wala namang ginawang tama, ganito ganyan. Parang makikita namin sila puro na lang sila tambay-tambay, wala nang parang ganun na lang, parang syempre ayaw namin noon. Pero kami kasi pag once na nagmahal kami sa isang tao, mahal ka talaga namin. Oo, wala 'yan sa gwapo-gwapo, wala 'yan sa kung ano ka man, kung mayaman ka man or mahirap. Kasi ang puso naman yung nagmamahal eh, hindi naman ang hitsura, hindi naman yung ano, yung kalagayan ng tao, ganun. Yun, tatanggapin ka talaga namin kahit sino ka pa. Kaya kung darating man yung panahon na mag-aasawa na kayo, dapat handa na kayo, ha? Kasi darating ang panahon na, di ba, once na magkapamilya na kayo, tapos hirap kayo sa financial, yes, hindi talaga maiwasan yun na problema sa financial, sa mga, ano, lalo na sa pang-araw-araw na mga gastusin, mahirap talaga yun. Tapos lalo na pag may anak na kayo, mas doble talagang hirap nun. Kasi, tapos din yung maiwasan na mag-away kayo araw-araw, ganun-ganun, dahil sa kakulangan sa financial, and then ganun. Eh, dapat naman kasi dapat pag-usapan talaga yung mga bagay na ano, yung mga, ano, dapat pag-usapan, ganun. Mag-usap talaga kayo ng asawa mo, para hindi ganun, para hindi kayo puro away na lang, araw-araw na lang away, di ba nakakasawa yun? Tapos darating ang panahon na kung ano na, toxic relationship na, darating talaga na, yun na, suko na kayo sa isa't isa, and then, kawawa yung mga anak nyo, dapat talaga ganun.